So yun, mga kabirdy, maligayang pagbabalik sa Bamboo Pigeon Love TV. So ngayon, mga kabirdy, araw ng Linggo. So dapat, mga kabirdy, mag-viewing si Loop Girl Kutak. Ako. At saka si Loop Girl Bunak, mga kabirdy, sana na mga kalapati natin, sana pala. Yan kung nakikita nyo na ulan sa labas, napakalakas ng ulan. Yan, araw nga ng Linggo, wala tayong masyadong content, wala tayong masyadong magawa. Pero ito, ang gagawin na lang natin ngayon, noong content natin, i-check natin yung mga pinedering natin sa mga kalapati natin. So, mga kabirdy, tara! Sabahan nyo kami! So, ayan, mga kabirdy, kung nakikita nyo, yan yung mga kalapati natin ngayon. Medyo may nilalamig pa dyan at yan, kamukha ni Kutak. Yan, nilalamig din, bagong gising. So, nanggan na natin ang brace. Mabismile nga! Sana all. Nilalamig, hindi kasi naligo. Yun, so naka-brace na din siya. Ngiting tagumpay. Oh my God! Wow! Ayan, yung Loop Girl Kutak natin. So yan, mga kabirdy, ano natin mga mukhang brace na yung mga yan. So ito, kung nakikita nyo ngayon yung mga ibon natin, so kailangan natin i-check yan. So ilang araw na rin, meron na rin ilang araw. Wala nung hindi natin napaparonda. Tatlong araw na ata, mga kabirdy. Yan, tatlong araw na din daw na hindi rumuronda ng maayos yung mga kalapati natin dahil sa mga bagyo. Di ko alam kung bagyong Kiko yan. So bagyong Kiko, nananapakata yan. Bagyong Julina yung una, alam ko, mga kabirdy. Eh. Yan, alam ko yung pumasok nga din ngayon is yung Kiko. Kiko Matos. Wala na. Finish na. Joke lang. Baka bugbugin tayo ni Sir Kiko. Yan, mga kabirdy. So ito, kung nakikita nyo, mga kabirdy, yung mga ibon natin, bago natin puntaan at i-check yung mga yan, mga kabirdy, pupunta muna tayo sa inakay natin dahil nga dapat araw-araw is nagpapalit tayo ng sapin dahil walang buhangin na tuyo ngayong nag-uulan. So kailangan nagpapalit tayo ng buhangin, di ba? Oo, kasi walang buhangin. Ay, meron palang buhangin, mga kabirdy, walang tuyo. Anong tuyo? Ulam yun eh. Tuyo. Almusal na, kalmuna na kayo. Oo. Anong isang almusal niya? Ebon. Ikaw? Eklog. So ayun, mga kabirdy, kung nakikita nyo na, buksan na natin to. Baka hindi nyo natuloyan makita. Ayan, ba may karton din dito sa taas? Yan, extrang papel, kabirdy. Ay, extra pala, meron na pala dito, kumuha pa naman ako. Medyo nangangamoy lang ng konti, ito yung disadvantage sa karton. So kuhanin natin mga ibon natin. Ayan, tumutubo na yung balahibo nila, parang spikes. So sarado natin muna itong ano natin. Bakit natakip yung ilong nyo? Ang bango! Ikaw? Hindi na masyado. Hindi ba masyado? Oo. So talagang hinihit-hit mo yung ganyang ngawin. Nag-addict si Loop Girl Kutak. So ito, ibabaan natin yung mga inakay. Kung nakikita nyo ito, napakalaki. So ito ba yung gusto nyo, mga kabirdy? Bibigay natin sa inyo yan, siyempre. Lapag natin muna yun, oh. Jumbo light, mga kabirdy. Ang laki-laki naman nito. So, di ko alam yung ano pa yung kulay yung ilalabas nito. So abangan nyo sa mga susunod na video natin. Lalaki din yan, sisingaw na sisingaw yan. Mas lalong tataba. Kung napanood nyo, pero wala pang isang linggo ata nung pinakita ko na balahibong ang sisiw pa. Yan, di ba? Oo. Saan ka nakatingin? So ito, mga kabirdy, nalaglag yung sing-sing nito kagapon. Binalik ni Loop Girl, ano, Bunak. So yan, kung nakikita nyo yan nga, oh. Dahil nga sunod-sunod yung ano nila, droppings nila. Yan, nababasa yung pugad. So kailangan natin palitan. Yan, nagkukos kasi yan ng ano, mga kabirdy, masamang amoy sa loob. Yan, so tanggalin na natin to. Hindi natin tatanggalin ng buo talaga. Para nakaangat. Yan, yung pinakaano lang dito, yung dito basa. Yan. So yung basa kasi, pagkabasa yung pugad nyo, yung nagiging cost dyan, yung kalapati nyo, is magiging polyo. Pwede din na ano, makakakuha sila ng iba't ibang sakit. Yan, kung nakikita nyo, halos punong-puno yung butsi nila. So napaka best out, good na good sa kay Potpot at kay Cookie. So talaga sinusubukan nila yung mga ano natin, kalapati natin, diba? Si Cookie? Mama! So pwede siya tawagin mama kahit papa siya, diba? Cookie ay Potpot and friends. Pawak natin yung camera kay Loop Girl Kutak. So ito yung ano. So No. Paano ba yan? Ayan. Ah, yun. Kinat niya. So mas maganda kasi mag-alaga yung mga babae kaysa ating mga lalaki. Kasi tayo, hindi naman tayo pang alaga eh. Ayan. Muntra ba? So ito, yan, kung nakikita nyo, nalagyan na natin ng bagong sapin o panibagong sapin. Okay lang yan. So minsan kasi,
Kung hindi buhangin yung nilalagay, pwede maging polyo, pwede maging piki yung ibon. So wala tayong choice, mga ka-birdie. Walang buhangin na tuyo ngayon. Pero kahit na walang buhangin na tuyo, araw-araw na lang natin i-check yung mga inakay natin. Bis dito, yan. Kung nakikita nyo, sumisilip na. Ito mukhang sa tansya ko lang, mga ka-birdie, may sumisilip sa kanya. Red bar to o red check, yan. So abangan nyo yan, mga ka-birdie, sa susunod na video natin. Gusto nyo na ba to? O gusto nyo to mong mas maliit? Itong mas maliit, hindi ko alam kung anong kulay nito, pero... Yellow. Yung dulo kasi tinitignan ko yung lumulusot, kung ano yung kulay lumalabas. Yan, kung nakikita nyo, spites pa lang sila, o tawag sa amin parang bugsok. Yellow. Yan, di ba? Yan, di ba, pagka nagbubuhok kayo na parang bugsok, yung imo, di ba? Oo, ako. So, parang may iniisip. Hindi ko kasi alam kung ano yung chemo. Anong chemo? Chemotherapy? Imo, hindi. Ah, imo. Chemo naman. Kalbo yun. Mga bobo! Akala ko imaw. Imaw? Iba yung si imaw, ito si imaw. Dorpisim. So ayan, mga ka-birdie. Ano? Matangkad ako, mga ka-birdie. Hindi ko matangkad, parang laki na lumalaking butas ng ilong magsasabi. Kanyang kanyag ka. Yung pala yung kalapate na i-viewing ni Lupgar Bunak. Yan, si ano, mga ka-birdie, cream. Oh, so sana ba yung kay Kate? Yung sa'yo, saan ba yun? Ano, yan, turo mo nga, turo mo nga kung kilala mo yung sa'yo. Yan? Ito, mga ka-birdie. Oh, anong pangalan yan? Si Songit. Singit? So, yun, ayan natin muna si Singit. Hoy! So, ito yung mga ibon natin. Kung nakikita nyo, napalitan na nga natin yung ano nila. Ngayon, isi-check na natin isa-isa yung mga panlaban natin. At ito nga, mga ka-birdie, yung mga kalapati natin na panlaban. So, ngayon, isi-check natin yung mga yan. Kung kumusta na ba yung mga pinedering natin. Meron na din isang linggo, mga ka-birdie. At pahawak natin kay Lupgar Bunak. Then, yan, mga ka-birdie. Yan yung hawak natin, Lupgar Bunak. So, yan, mga ka-birdie. Ayan yung mga ibon natin. Unahin natin ito si, yan, Jerry. Yan, si Jerry. The platypus. Yes, the platypus. Ito si Jerry, mga ka-birdie. Okay naman na yung ano niya. Yan, mukhang meron na kayong nakita na nakalusot. Papawak natin kay Lupgar Bunak. Then, bubukan natin pakpak. Yan, kung nakikita nyo, silipin natin yung pakpak niya. Yan, may bago na siyang tubo. So, okay na okay. May nakalusot na siya. Eh, alam ko, dalawa to eh. Yung number 10 at saka yung number 9. Yan. Ayun, number 10 pa lang yung nakalusot, mga ka-birdie. Di ko alam, dun sa parting dulo, yan pa lang. Si number 10 pa lang. So, ganun din, kabilaan yan, mga ka-birdie. Yan o, meron na siya nakalusot. Yung number 10. Yan. So, di ko alam, number 10, number 9. Basta meron na siya nakalusot. Okay na yun, mga ka-birdie. Then, check natin yung sumunod na ibon natin. Ito. Ito mga ka-birdie yung ano natin. Basta yung buntot dahil nga, yan o, medyo may tagas. Yung dito, binubugbog yung kamay natin. Ayan o, napakatapang ng ibon na to. So ito si Bornok pa. Bornok. So ayan mga ka-birdie. Itong gold line natin na isa, alam ko, pinede rin ko to yung number 10 lang. Ayan o, may nalusot na mga ka-birdie kung nakikita nyo. Ayan o, maliit lang. Hindi pa masyado siyang kita. Nandun pa sa ano balat, pero meron na mga ka-birdie. Ayan ko kung makakabol to. Yan, check natin si Dungis. Si Dungis, lagi na siyang nakaupo. Maaaring posible dito is may egg na siya. Yan, dahil nga nagparesan sila ni ano. Itong si Johnny Johnny, yes papa. So, tingnan na din natin siya. Yan o, lumusot na ng tulo yan, mga ka-birdie. Yan, yung pinedering natin, meron na din nakalusot na isang balahibo. So, okay na okay yan para sa ibon natin na si ano, Dungis. So, si Johnny, hindi na yan natin i-check. Si Bornok na lang. So, itong si Bornok, kaya pahawak natin kay Lupgar, ano, medyo malikot kasi ito. So, si Bornok, hindi ko alam kung may nakalusot na din ito. Pero dapat, ganito yan. Yan. So, yun, meron na din. See, meron na din. Yun, oh. Meron na siyang maliit, mga ka-birdie. Hindi mo masyadong kita. Yan. So, dapat, ganyan din yung mga ibon nyo pagka pinedering nyo. Sa kabila, wag na natin i-check. Yan, para hindi na ma-stress masyado yung ibon natin. Yun, hindi lang masyadong kita pero patubo na din yung kay ano, Bornok, mga ka-birdie. Yan pala, sa mga nagtatanong pala, bago natin ituloy yung video natin, yung mga ibon nila, may sira silang feather o sira silang pakpak, mga ka-birdie. Minsan, meron talagang ganyan mga case, meron ganyan nasisira. Minsan sa pagtubo, mga maling pagpe-feathering, baka kinat nyo yung pakpak nila, then agad nyo naman binunot after 2 days, na dapat sumingaw yan. Hindi dapat basa yung pakpak nila para maganda yung pagtubo. Diyan pala mga ka-birdie, pagka yun, pagka laging tubo, kahit na pinipedering nyo naman maayos, pwedeng namana nila yon. O pwedeng sira na talaga yung balahibo nila simula nung bata pa sila.
So meron talagang mga ganun, mga namamana. O dating pakpak na nila. Minsan nga meron akong nakita, for example natin itong si ano, Johnny, kunin natin si Johnny. Itong si Johnny, for example natin, itong pakpak na to, mangka birdies, wala siyang balahibo. Yan, yung stick lang na talaga yung natitira. So yung mga ganun, mangka birdie na case, meron talagang ganun. Kahit anong gawin nyo na feathering, hindi tutubo yung balahibo nun. Kasi ganun na talaga, simula pa nung bata yung ibon. So yan kung nakikita nyo, maliit pa yung ibornok, maliit din yung kahit dungis. So halos lahat sila, may tumubo na napakpak sa kanila. So anim lang yung panlaban natin na yan. Mula kay Baby F, kay Jerry na napakalikot, yan kay Dungis, at saka dito kay Kinis. Yan yung mga panlaban natin. Ayan mga ka-birdie, ayan na yung mga kalapati natin. So na-check na natin yung mga pakpak nila, may mahaba at saka meron din na hindi. Na hindi pa ganun kahaba yung tubo mga ka-birdie. Pero sana makaabol yung mga kalapati natin. Sorry, so alam ko nagpakawala yung club natin. So parting Ilocos. Yan. So good luck sa mga kalapatids natin yan. So hanggang dito na lang ulit yung video natin mga ka-birdie. Kung nagustuhan nyo syempre yung video natin, like, share, subscribe mga ka-birdie. At huwag na rin kalimutan i-follow ang ating Facebook page Bangong Feeder Dog Official. At huwag na rin kalimutan pindutin yung bell button natin mga ka-birdie, para lagi yung updated sa mga video namin. So yun, ingat. Wala neta yung ganun mo. Ganun! Ingat.